ikaw ba, Bri, let's say hindi si Mondi ang nakatuluyan mo, let's say hindi siya yung girlfriend mo, would you still have the success? To be honest, I don't know. Mm-hmm. But I don't think I would want to know kasi siya lang naman yung gusto ko makasama. Wow! Wow! Gusto lang kita makasama hanggang sa pagpaparang araw pa tayo na lang dalawa. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Ano ba ang nagagawa ng significant other natin sa mga pangarap influence natin? Influence your names, oo. Oo, diba? So, ang tanong ko, ano naging role ni Kat sa'yo? Paano kanya na-push? I do believe na ang partner mo, it's someone who will make you great or who will cause your failure. Si Kat kasi, kan siya eh, perfectionist, pero at the same time, if magkamali ka, she will not take it against you. So, yung mawawalan ka ng fear na magkamali, pero you'll aim for perfection, yun yung naging tandem namin ng wife ko. So, in short, Brian, parang ano yan, Imelda Marcos, the kingmaker. Kingmaker. Kingmaker, di ba? So, let's just say, kunyari lang, hindi si Kat ang nakatuluyan mo, yung significant other mo. Hypothetically. Would you think na mag-a-achieve mo yung success mo? Hindi. Because si Kat, number one critic ko siya. Even if yung mga speeches, ganyan, siya talaga yung nagre-review. Kumbaga, hands-on siya sa kahit sa akin eh. Hindi lang sa mga bata, pati sa akin, hands-on siya. And I'm happy and thankful kasi constructive naman yung criticism niya. Approach niya. Yeah. Ikaw ba? How did Chai influence you in terms of your dream? Kami naman ni Chai, we started na, yun din, walang money, yung basic na sweldo. Kung magkano yung pinaka-starting na sweldo, siya yung nagsabi sa akin na, Gerald, it's about time na magtrabaho ka na ng regular. It's because modeling, at the time kasi I was a model, it's not sustainable. Mas maraming mas magaling, mas maraming mas pogi, mas maraming maganda katawan, mas maraming talented. It's not that I don't believe in you, but you have to face the reality. Eh, orphan ako eh. Kung hindi niya sa akin sinabi yun before, I don't think din na nandito ako ngayon eh, kung nasan ako. So, kaya relate ako sa kanya. How about you? Ako, I would say my significant other is the redirection I need. Okay. She often grounds me. Eventually, yung naging mas aggressive, ako yung mas pushing for things to improve, innovate, mga ganun in our relationship. And, you know, when you have that mindset, you would always not see or you wouldn't see yung mga bagay na pwede maka-harm sa'yo. Yeah. Maybe be harmful in terms of your health, your career. Yeah. So she always would remind me that, okay, teka lang, hinay ka muna. Baka meron kang hindi nakikita. Yan. Yeah, diba? Tama. Oo. So she would always be that reminder not to settle for less, definitely. You deserve all you want in life, but make sure that if anything goes wrong or if things go south, you still land on your foot. Galing. Diba? You still have your footing. Galing. So, galing. Yeah. Talagang malaki yung impact ng partner mo. Yeah. Pero ikaw ba, Bri, kung kunyari, let's say, hindi si Mondi ang nakatuluyan mo. Let's say, I mean, she's your fiancé. Mm. But I'm just saying, let's say, hindi siya yung girlfriend mo. Okay? Would you still have the success? To be honest, I don't know. Mm-hmm. But I don't think I would want to know. Kasi siya lang naman yung